Kamusta mga ka-AAP? Welcome sa another Axie Infinity video natin. Ako nga pala si Card Jollies at nandito kayo ngayon sa aking channel. At kung bago lang kayo dito sa aking channel at AAP tips and strategies ang hanap mo, ay bagay na bagay sa'yo ang channel na ito dahil tuwing alas 6 ng gabi ay nag-a-upload ako ng mga discarding AAP na pwedeng makatulong sa'yo para manalo ka sa arena. Kaya naman mag-subscribe ka na at i-on mo na rin ang notification bell para updated ka pag may bago tayong upload tulad nito. At maisingit ko lang na ang kaibigan nating Heather Glade ay nagpapag-giveaway ng ilang mga scholarship. Kung gusto mong malaman ng detalye ay silipin mo na lang sa comment section. At yun nga, bago tayo mag-start ay gusto ko munang magbigay ng shoutout sa ilan sa mga viewers natin. Shoutout po dito kay Maria Angelica del Rosario, kay Crystal Joy Forbilas, dito kay Justvana at dito kay Alexander Makatangay. Shoutout din po dito kay Ian Dorimon, kay Lucirel Florencio, kay Marvin Escorial at dito kay Leorenz Alexis Kalimlim. Shoutout din po dito kay Jeffrey Arquero, dito kay Curry Chow, dito kay Seth Soria, kay Jocelyn Vlog at dito kay Janrail Pajardo. Shoutout sa inyong lahat at thank you sa inyong suporta. Sa mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa ating comment section. At yun nga, paalala ko lang na hindi po ako professional at hindi magaling sa paglalaro ng Axie Infinity. May konting nalalaman lang po na diskarte dito sa AAP na team na gusto kong ibahagi or i-share sa inyo nang sa ganun ay makatulong na manalo kayo sa arena. Kaya naman relax lang kayo dyan, manood lang kayo. Sana mag-enjoy kayo at sana may matutunan kayo. Tara! So eto na nga guys, AAP ang ating team at makakalaban natin dito si Joxy. Okay, at ang team ni Joxy dito ay Bird, Reptile, Plant. So check cards muna tayo guys. So napakadalang ko guys magkaroon ng kalaban or makatapat ng ganitong lineup ano. Bihira din ako makakita ng ganitong lineup. So ano ba yung diskarte or strategy na pwede natin gawin para matalo yung ganitong lineup, BRP, Bird, Reptile, Plant. So sa first round guys, normal na strategy lang. Okay, pag may available kayo na pang steel energy sa inyong plant, ay gamitin nyo yan. Pwedeng ang kasama ng steel nyo ay October, pwede naman na cactus. So dito, okay, tumira yung bird nya, makakadraw card siya doon. Tapos may steelan natin siya ng isang energy. Ibig sabihin, yung kalaban natin dito, 3 energy kanina, ginamit niya isa at na-steal natin yung isa, may isang natira plus 2 ngayong round, meron siyang 3 energy. So tayo, merong 4 energy, ano yung pwede natin gawin dito? So guys, kung mapapansin nyo, wala namang October treat etong plant ng kalaban. So dito, pwede nating idiretso to, no? So patuloy lang nating i-burst tong ating kalaban na plant. So gamit tayo ng 4 energy at saka isang tail slap para ma-burst natin tong plant na to. So yan yung magiging tira natin. All goods naman kasi nag-pass yung kalaban. Ibig sabihin lang yan, mababurst natin yan. Medyo sosobra yung ating tira kasi akala ko magshield siya kahit papano. Pero okay lang, at least na-burst na natin yung plant dito. So 3 energy siya kanina, nag-skip, meron siyang 5 energy ngayon. Tayo 3 energy, ano yung pwede natin gawin dito? So dito kung mapapansin nyo guys yung reptile ng kalaban natin, wala naman siya ditong makunat na cards. I mean wala siya yung talagang pang makunata na mga baraha. Kaya dito sasamantalayin natin yan. At isa pa guys, yung bird niya mabagal, mas mabilis yung mga aqua natin dyan kahit wala tayong speed buff. Kaya okay lang na ubusin natin yung mga cards natin, itira natin dito sa kalaban natin na reptile. So ganyan guys, pagka alam nyo na malambot lang naman yung reptile na nasa mid, pwede nyong i-burst ng i-burst yan. Kasi yung backline niya ay bird lang, ibig sabihin mas malambot kesa sa mga normal na backline. Diba kung minsan kasi ang backline ay aqua, kundi naman reptile. So eto, bird lang. Kaya dapat, mas mabilis nating ma-burst dapat etong reptile nung kalaban. Para ang kakaharapin na lang natin ay yung bird. So dito, ang nangyari doon, na-burst niya yung ating plant. Gumamit siya doon ng 4 energy doon sa bird niya, tapos gumamit ng free card sa reptile. Dito, nag-pass lang ako. Willing ko nang ibigay yung aqua ko sa gitna. Bakit? Meron tong 3 energy. Pag inubos niya yung 3 energy niya ngayon dyan, okay, mawala na siya ng energy mamaya, tayo 4 energy mamaya, pwede nating i-burst tong reptile niya ng 2 energy, tapos 4 energy tayo sa susunod na round. So ganun yung talagang plano ko, no? Magiging 4 energy tayo pagka yung bird na yung kalaban. Pero dito ang nangyari guys, hindi niya binurse yung ating aqua.
Nag 2 cards lang siya. Expect ko talaga guys na mag 3 cards na to at i-burst na niya yung aqua ko dito sa gitna. Pero dalawa lang yung ginamit niya. Ang nangyari doon, hindi niya na-burst, nabuhay. Ngayon, mauuna pa akong tumira at may chance pa ngayon na ma-burst ko etong reptile niya gamit yung etong mid aqua ko. Ang gagawin ko dito, dahil 3 energy tong kalaban natin, gagamitin ko yung dalawa dito sa unang aqua ko. Kung hindi ko siya ma-burst, maglalagay ako ng isang pirasong cards doon sa isa kong aqua para lang merong nakaantabay kung sakaling mag-shield dyan, merong pareng damage na papasok. Pero kung ma-burst na agad yung reptile na yan, sa bird natatama yung risky fish ko na pangalawang tinira ko. Okay? So enter natin. Walang shield lahat nung tira niya. Siguro free card lang to. Mababurst natin yung reptile. Okay? Tapos tatama na sa bird yung risky fish natin. Okay, nag-egg bomb. Na-burst niya na yung ating mid aqua, kaso mabilis yung aqua natin kaysa sa kanyang bird kasi 56 speed lang yung bird niya. Ngayon, panalo na tayo dito kasi wala naman siyang pang shield, dalawang oranda pa ititira ko tsaka isang sweepscape. So, 203 yung buhay ng kalaban, kayang-kaya na ng 3 cards ng aqua natin yan dahil high damage pa yung Hero's Bane. So, hindi ko alam kung bakit ganito yung bird na to, sobrang bagal niya, feeling ko hindi worth it. Nagamitin yung mga ganitong Axie, dapat talaga at least 58 speed man lang para mas mabilis ka kesa sa ibang mga Axie. Kasi pagka 56 speed ka, mas mataas pa sa yung speed ng mga Aqua na 57 speed. Ano? So, hindi mo magagamit yung egg bomb play mo pagka ganyan. Kaya dapat talaga guys, pag bibili kayo ng bird, dapat at least 58, pero mas maganda 61 speed. At yun nga, ganun guys yung naging discarte ko para matalo etong bird reptile plant na kalaban. Sana may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo guys yung unang video natin na to, ay mag-subscribe na kayo at huwag muna kayong aalis guys dahil first game pa lang yan. Meron pa tayong second game at tara na nga dun. So welcome sa ating second game. AAP ang ating team at kalaban natin si Jeremiah 2911. Grabe. So, check cards muna tayo. BAP ang kanyang team. Beast, Aquatic, at Plant. So, ayan. Healing galing yung kanyang mid na merong Tail Slap. Tapos, yung kanyang backline ay 42 speed na merong Acrobatic. Okay, may pangpabilis ano? So, ano ba yung strategy pagka ganitong lineup yung kalaban? So, ang magiging strategy natin dito guys ay ipon cards, ipon energy. Bakit? Kasi makunat guys yung kanyang mid aqua. Kailangan nating maipunan ng energy yan. Dapat pagka binurst natin yung plant, kaya rin nating i-burst sa kasunod na round yung aqua. So, first round, entern muna ako. Okay, pareho lang kami nag-entern dito. 5 energy kami pareho. Okay, dito sa round 2, okay, wala pa tayong masyadong card sa ating aqua kung mapapansin nyo, no? Nasa plant halos lahat. At dito, medyo risking gamitin yung mga pang-steel energy natin dahil round 2 na. Possible na may cards na itong beast at pwede niyang inoturn itong plant natin. Kaya mahirap gumamit ng plant pagka may beast tayong kalaban. So dito, okay. So ayan, makikita nyo, may Ronin, ano? Single combat. So enter lang ako dito. Pero ang kinagugulat ko dito, sinasabayan niya ako sa pagiging ano, pasensyoso, ano? So skip turn kami dito hanggang round 3, pareho kaming may 7 energy dito. Okay, marami man tayong cards at pang-steal sa ating plant, nakakatakot gamitin 'yan dahil baka nga ma-no-turn tayo nung kanyang beast. Okay, mahirap masayangan dito ng energy, malaking factor 'yon at pwede nating ikatalo. So dito sa round 3, I decided na tumira na. Kasi marami na rin naman tayong energy, ano? Nakaipon na tayo ng 7 energy, tapos meron pa tayong tail slap. Pero dito, hindi ko magagamit yung dalawang tail slap ko kasi mabibitin yung cards natin na pang burst. Kasi kung makikita nyo, dalawang cards yung binigay sa backline na aqua natin. So dito, tira tayo ng tail slap, tsaka 5 damage cards. Nag-shield yung kalaban dito ng 165. Okay, hindi natin kayang i-burst to kasi masyadong mataas yung shield niya, ano? So tingnan natin yung naging galaw ng kalaban. 7 energy din to guys. So 4 energy inubos niya dito para i-burst yung ating plant. Okay? So yung 7 energy niya nabawasan na ng 4. Tapos sa plant niya, gumamit siya ng 2 pero bumalik yung isa doon. 5 lang. 5 energy yung nagamit niya sa 7. May natirang 2 plus 2 ngayong round. Meron siyang 4 energy. So tayo 5 energy. Ano yung pwede natin gawin dito? So, dahil may isa pa tayong tail slap, tas may star shuriken tayo, gagamitin na natin yan para ma-burst yung ating plant. Ngayon, kung mag-shield yan, naglagay ako dito ng isang risky fish, pang-antabay lang kung sakaling mag-shield tong kalaban natin na plant. Okay, so enter natin.
Ang nangyari dito, mababurst na natin yung plant, babalik lang energy natin dahil meron tayong tail slap. Tapos mababawasan natin yung aqua niya sa gitna. Gumamit to ng dalawang cards. Okay, babalik lang din energy niya. Ibig sabihin, meron siyang 6 energy. Tayo naman ay 6 energy din. So same kaming 6 energy, kaso medyo mabagal yung aqua niya, 55 speed lang. Kaya mauuna tayo at may chance tayo dito na manu-turn to kasi bawas na yung buhay niya. Okay? So kahit mag-shield ng 160 yan, kaya pa rin na ating ano yan, kaya pa rin nating i-burst dahil 361 na lang yung pinakabuhay niya. So 114. Manu-turn natin to. Feeling ko 4 cards ginamit niya dyan, okay? Hindi ko alam kung may tail slap dyan or wala, pero sabihin na natin 4 cards ginamit niya. So, 6 energy siya kanina, minus 4, may 2 plus 2 ngayong round, meron siyang 4 energy. Pero malaki na yung kalamangan natin dito, guys. 4 energy tayo, beast lang yung kalaban natin, ano? So, gamit tayo ng speed, guys. Bakit? Kasi may acrobatic to, 42 speed siya. Pag nagdalawang acrobatic to, kayang-kaya niyang mauna sa atin, kasi 42 speed siya. Kaya dito, gumamit na ako ng speed para hindi niya ako maunahan kahit magdalawang acro siya. Ayan na, oh. Dalawang acrobatic ginamit niya. Plus 2 speed up sana yan. Kaya niyang mauna sa atin kung hindi tayo nag-speed up din. Pero dahil nag-speed up tayo, tayo pa rin yung mauna. At kayang-kaya na nating i-burst to gamit ang 3 cards natin dahil 61 na lang ang kanyang buhay. Kahit naman siguro mauna siya, guys. Kung hindi naman siya 4 cards na puro damage, hindi na tayo kayang i-burst. At yun nga. Pero ito, 4 cards siya, oh. Kung nauna siya, may chance pa na matalo tayo doon. Buto na lang talaga at nag-speed tayo. Yun naman importante, natitingnan nyo yung cards ng kalaban. Diba, ayun, nakita natin na may pang-speed siya. Kaya nag-speed din tayo para hindi niya tayo maunahan. At yun nga, thank you sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo. Please subscribe at kita-kita ulit tayo bukas sa upload ko. Thank you!